Ang sabi ko nga lang, kinakailangan merong presidente na may political will, na bagat mahal yan, ipatutupad. At nangyari nga yun kay Presidente Duterte, na pinagpapatuloy ngayon ni Presidente Bongbong. No? Welcome to the DIYO News Channel. Unang-una, no, nakita naman natin na importante lang ng yung gobyerno bigyan ng prioridad yung infrastruktura, magkakaroon ng solusyon sa problema ng traffic. Alam mo ba, mula nung nagkaroon ng connector, halos din ako dumadaan ngayon ng EDSA. Kasi basta merong pamamaraan na yung pupuntahan ko connected sa connector o di naman kaya sa NEAX, doon ako dumadaan. At kaya ngayon, miski kahit papano ilang minuto na lelate ako, no? Umaabot pa rin sa appointment ngayon, no? Yan ay connector pa lang at saka NEAX pa lang, no? Dadagdagan mo pa ngayon ng subway. Itong subway na ito talaga connecting north to south at saka kung di ako nagkakamali, east to west din, no? Meron na tayong LRT, meron na tayong MRT. Pag nagka-subway pa tayo, talagang mas marami na hindi gagamit ang sariling kotse. Alam mo, importante yan dahil unang-una, no, habang pataas ang presyo ng gasolina, no, kinakailangan talaga mag-mass transportation. Ako talagang kung pupwede lang talaga, napakaganda na sana na ating rail system dahil nung nag-aral naman ako sa abroad, every time nag-abroad ako, hindi ako nagtataksi. Tren ako ng tren, no? Kahit ganong kahirap na hindi mo maintindihan yung mga lingwahe doon sa mga mapa ng tren, tren ka ng tren kasi ang bilis, ang linis, malamig, no? Bakit ka pa magdadrive, no? Bakit ka pa magpapark? Bakit ka pa gagastos sa gasolina samantalang murang-mura naman yung ticket ng tren, no? So exciting po yung nangyari. Naalala ko na nandun din ako, napakahirap talaga na naging parte ka ng administrasyon. Mm. No? Nung sinimulan talaga itong subway project, nung dinala dito yung makinarya na bubuta sa ilalim. Dalawang beses ako nakapag-aral sa abroad at dalawang beses ko nakakita kung gano'ng kaimportante ang mass transport system, lalo na ang mga tren, ang mga subways. No? Ang sabi ko nga lang, kinakailangan merong presidente na may political will, na bagat mahal yan, ipatutupad. At nangyari nga yun kay Presidente Duterte, na pinagpapatuloy ngayon ni Presidente Bongbong. No? Sana ito'y simula pa lang, no? Dahil napakadaming plano noong panahon ni Presidente Duterte. No? Bukod pa dito sa subway, magkakaroon tayo ng extension ng ating MRT at LRT all the way to Cavite, no? At hindi lang sa Cavite, no? All the way dyan sa Rizal, no? At alam naman natin sa Rizal, malawak na rin narating. At syempre, papunta naman ng Norte, yung North Rail na tinatawag natin. Kung kayo po ibabiyahe sa Norte, nakikita nyo na yung pagdadaanan ng North Rail, no? So, wag po kayong mainip sa administrasyon ni Presidente Bongbong. Mabuti na lang po, nakipagtulungan sila sa dating administrasyon. Ako, kaibang administrasyon po yan. Alam mo ang gagawin? Ititigil. Mm-hmm. Alam mo, kaya naantala yung LRT na yan kasi hindi sila nagsimula. Mm-hmm. So, nung nag-take over sila, ayaw nilang ituloy. Kaya, inantay pa natin ang ibang administrasyon para ituloy, no? Pero kung pinagtuloy-tuloy sana yan, tayo naman ang kauna-unahan sa buong Asia na nagkaroon ng LRT, yung Taft Avenue na yan. Naunahan pa natin ang Malaysia, naunahan natin ang Thailand, naunahan natin ang Indonesia, sa buong Southeast Asia tayong kauna-unahan. Kung pinagpatuloy na sana yun, napakalawak na sana ng network na ating mga tren. No? Pero we are catching up. At mabuti na lang nagkaroon po ng continuity dahil pinagpapatuloy po ng Marcos administration ang mga programa ng Duterte administration. Well, sa kasawiang palad, hindi ako na nabigyan ng mandato makaparating ng Senado. No? Pero isa sa mga naging pangako ko kung ako'y naging senador, no? Number one, yung railway hindi lang sa Cebu City, kundi sa buong probinsya ng Cebu. It's about time. Number two, yung pagbubukas muli ng Panay Railway System, no? Dahil yung buong Panay naman yan dati, meron naman talaga silang train. Bakit ba bigla na lang nawala, no? Dapat na magkaroon yan, no? Bagamat itutuloy din yung railway system dyan sa Mindanao, no? Kasi sinimulan niya ni Presidente Duterte, pagpapatuloy naman po ni Presidente Bongbong Marcos, no? So, hindi lang po sa Metro Manila yan. In fact, doon sa probinsya ko sa Bataan, no? Excited po kami dahil meron pong railways din connecting Subic with Clark. At ang sinasabi namin mga taga-Bataan, dapat yan all the way to Mariveles. No? Dahil try ano naman yan eh. Kumbaga tatlo pong export or processing zones yan eh. Subic, Clark at saka yung sa Mariveles. Yung kauna-unahang freeport area po ng Bataan, nasa Mariveles. So yan, magkakaroon din po yan ng katuparan. Well, it's the first time
na napakalaking porsyento ng pangtao ng budget ang binuhos sa infrastructure at pinagpapatuloy naman po yan. Ano bang nakita natin nung ginawa natin yan? Una-una, nagkaroon po na mas maraming trabaho. Yun. Kasi syempre, pag may proyektong ginagawa, maraming trabaho, hindi lang doon sa gumagawa sa proyekto, kundi yung mga gumagawa ng mga pangangailangan ng proyekto. Yung semento, yung gravel and sand, yung bakal, no? Lahat po yan. Nagkakaroon ng multiplier effect, kumbaga, no? At dahil po dyan, bukod sa mas maraming trabaho, mas maraming negosyo na umuusbong, no? Basta mayroong proyekto na pinapatupad ng gobyerno, no? So, yan po ay naging kabahagi ng overall economic strategy ng gobyerno na gamitin ang pondo ng bayan to stimulate the economy, no? At mabuti na lang po, ipagpapatuloy pa rin yan, no? At walang, kumbaga, walang insecurity itong administration na ito, eh. Napalibasa, hindi sila nagsimula, baka hindi nila maklaim ang credit. Tuloy-tuloy kung anong mabuti para sa bayan, and I respect that. Mm-mm. At ang ano dito, kung pwede nga lang natin sabihin, yung mga sa mga kritiko nun, na pag natapos yan, huwag kayong dumaan dyan. Ay, naku, yung mga maiingay na nasa kali, hindi magsasakay sa LRT, hindi sila papayan. Huwag kayo sa EDSA lang kayo. Pabayaan na natin sila para makita nila na ngawa kayo na ngawa dyan, eto ngayon, kayo mismo nakikinabang. Ganoon naman talaga yung mga leaders natin. Miski yung mga wakwak ng wakwak sa kanila, natutuwa rin sila na nakikinabangan ang mga proyekto nila. No?